sa Genesis chapter 6 verse 6, yung parang nagsisi yung Panginoon na bakit pa inanayan yung tao. Ano kayo theological definition doon, Brian, do? Okay, nagsisi yung tao, no? Nagsisi yung Panginoon. Ano nagsisi ang nagsisi yung Diyos. Ano ang theological explanation natin doon? Bigay natin kay Brother Tata para sa pagsagot. Brother Tata? Okay, salalalan. Okay, maraming salamat, Brother John, do sa magandang katanungan. Yung tanong sa Genesis 6:6 ba yun? Mm-hmm. Na ang Diyos ay nagsisi, na ginawa niya ang tao. Yan ba ang mabasa dyan? Basahin natin sa Genesis 6:6, no? Ano bang sinasabi ito sa Genesis 6:6? 6:6 ba yan? Chapter 6, verse 6, Bro Jando. Sigurado ka? Papa. Okay. Ito ang sabi. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikhapan niya ang tao. Oo. Okay, yan ang tanong, totoo bang na ang Diyos ay nagsisi na ginilikha niya ang tao? So sa atin sa hermeneutics, ito yung natawag yun na anthropomorphism. Ibig sabihin yung anthropomorphism, hindi yun... ano po ba yung pagbati sa Tagalog, Brother Jando? Parang inilalagay yung tao sa sitwasyon na sa hindi tao. Parang animation ba? Parang animation. O, hindi. Gibali. Yung sa writer ron, ang sa Bisaya pa, kung yun? Bati yun sa sandali lang. Sandali lang. May interruption. Pagbati yun sa writer na parang kumbaga may analogy tayo na sandali lang. Pwede Romel. Ano yun ang nangyari sa'yo dyan? Ba't maraming lumalabas na kung ano-ano. Okay, tuloy, Brother Tata. Okay, so sa totoo lang, ang Diyos ay hindi siya magsisisi dahil perfect siya, hindi siya magkamali, di ba? Pero ngunit na diyan sa Genesis, kung tingnan natin ang writer po sa Genesis, si nakapangalan po kay Moses, kung ating tingnan ang Bible chronology, si Moses po ang writer, yung Pentateuch, yung Five Book of Moses, yung una yung Genesis. So, sa ating balikan, yun ang tinatawag sa hermeneutics na anthropomorphism, yun ang sa writer ron, ang pabati yun ni Moses, dahil ngunit yung parang dinala niya ang Diyos niya ay ano po ba yung mahirap yung sa Tagalog, Brother Jando. Parang nilalagay niya ang pakiramdam ng tao sa hindi tao. O sa parang sa Diyos, halimbawa, bigay na lang tayo. Hindi tao ang Diyos. So, yun. Halimbawa, bigay tayo ng analogy. Isang barangay chairman na kumbaga may sinagawa siya na halimbawa lang yung kailangan yung mga tao sumusunod sa kaniyang otos bilang barangay chairman, at saka sabi niya kahit saya lang yung otos, pero sabi niya kailangan sundin natin dahil po magalit si mayor. Ayun ba? Yun ang baga may analogy natin. Dahil dapat sundin natin, sabihan niya yung mga taga-barangay niya, yung constituents niya sa barangay na ilang isang kapitan, baling isang barangay chairman na kailangan sundin natin ito dahil po pag hindi natin sundin, magagalit si mayor. Pero hindi yun ang galing sa kang mayor. Sa sarili lang yun. Ngunit dinala niya ang pangalan ng mayor. So yun lang ang explanation natin sa anthropomorphism. Baka may explanation. Basta
Hindi yon ang Diyos nagsisisi, yon ang pagbati ng writer siya sa kanya yon, pero ngunit dinala niya yung pangalan ng Diyos bilang Panginoon. Yon lang ang yon tinatawag na anthropomorphism. Pakibasa na lang radyando yung bago natin ibigay sa iba. Yung Numeros 23:19, Brother Jando. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao, anumang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. So, malinaw na malinaw na ang Diyos ay hindi sinungaling, kung mangako siya, hindi tutuparin. So, yun ang ating sagot, Brother Jando. Baka may kadagdag ating magkasamahan. Ito yung anthropomorphism. Anthropomorphism is the attribution of human traits, emotions, or intentions to non-human entities. It is considered to be an innate tendency of human psychology. O, ibig sabihin, yung quality ng tao ilalagay sa hindi tao, parang ganito. Bigyan ko sample ha. Ito, bibigyan ko sample yung sinasabi dito sa, basahin ko muna sa Bisaya bago ko itagalog na ng translation. Sabi sa Isaiah 65:4-5, ganito. Magabi, mangadto sila sa mga langob ug mga lubnganan. Mukaon sila baboy ug ang ilang lutuanan na dunay sabaw sa mga mahogang mananap. Itagalog, tuwing gabi sila umupunta sa mga kuweba at sa mga libingan. Kumakain sila ng baboy at ang kanilang lalagyan ng pagkain ay merong sabaw ng mga karumaldumal ng mga hayop. 5. Og muingon, ayaw ako gilabte. At sasabihin ng taong yon, huwag mo akong hawakan. Huwag ayaw pagduol ka na ako kay ako balaan. Sasabihin niya, huwag mo akong lapitan dahil ako ay banal. Ito ang linya ng Panginoon. Ito yung sinabi ng Panginoon, ha, na dinilagyan ng anthropomorphism, no? Ang sabi dito, kining mga tawhana na makapasurok sa akong dugo. Oh. Sabi doon ng Panginoon dito, itong mga taong to ay nakapagliliyab sa aking dugo. O meron bang dugo ang Diyos? Wala. Pero para maiparamdam sa nagbabasa ang galit ng Panginoon, nilagyan niya ng katagang dugo. Alam natin na ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto, walang dugo. Pero dahil yun ang intention ng writer para maiparamdam sa nagbabasa ang galit ng Panginoon, nilagyan niya ng katagang dugo. Yan ang anthropomorphism. Example po yan ng anthropomorphism. Okay na ba yon, brother? Okay, isa na lang, Bro Jando. Okay, go ahead.